About 100 militants trooped to the office of the National Anti-Poverty Commission this morning to demand the 56 billion peso coconut levy fund be immediately distributed to small coconut farmers. Let's check the latest developments with DZMM's Johnson Manabat, who's on the line. Johnson? Yes, Eugene, nagpapatuloy ang programa ng mga miyembro ng Sirusang Magpupukit ng Pilipinas dito sa grounds ng tanggapan ng National Anti-Poverty Commission at binabanggit ng kanilang mga leader at tagapagsalita, particular itong si KMP Deputy Secretary General Willie Marbella, na hindi nila lilisanin ng grounds itong NAPC hanggat hindi umaharap sa kanila si Secretary Joel Cacamora ng NAPC. Nagkaroon na rin ng dialogo ang mga leader ng militanteng grupo kay District Director Senior Superintendent Richard Albano at nanako na pipilitin nila na hindi na muli pang sumiklab ang tensyon bagamat sinasabi ng mga militante na hindi nila kakausapin ng sino mang undersecretary o assistant secretary ng NAPC at tanging gusto lamang nilang makadialogo ay ang mismong secretary na si Cacamora. Sa ngayon ay walang plano ang Quezon City Police District na magsampa ng kaso sa sinumang miyembro ng militante na pumalo sa Chief of Police ng Quezon City Police District Station 2, si Superintendent Pedro Sanchez na nasugatan kanina matapos tuyugin ng mga miyembro ng militanteng grupo. Gayunin ang dalawa pang tauhan ito ng lusubin kanina sa gate mismo nitong tanggapan ng National Anti-Poverty Commission matapos naman dumating si District Director Albano. Nagpapatuloy na lamang kanilang programa pero kung malintong kailan at anong oras nila lilisanin itong nasabing lugar ay hindi pa malinaw hanggang sa ngayon. Gigi? So, meron ba, Johnson, na impormasyon kung gaano kalubha yung pagkaka-injure doon sa mga polis? At kung meron ding na-injure doon sa side ng mga militante? Well, sa panig ng militante, bahagya lamang nasugatan yung Deputy Secretary General na lang si Willie Marbella matapos namang magbuga ng fire extinguisher kanina, isa sa mga empleyado o tauhan mula sa loob ng tanggapan itong National Anti-Poverty Commission. At samantalang si Superintendent Pedro Sanchez ay nagdugo ang bibig nito kanina at may sugat din siya sa kaliwang pisngi matapos ang pasina hindi naman nakilalang miyembro ng militanteng grupo. Yung dalawang tauhan itong pulis ay hindi naman nagkaroon ng grabing sugat bagamat pinagsusuntok ito kanina at makailang ulit din na tumugsob sa simento sa daan dito sa papasok ng tanggapan ng National Anti-Poverty Commission. At sabi mo nga kanina na yung mga militante ay walang balak umalis dyan hanggang sa makausap nila si Mr. Cacamora. Nasaan ba siya? Nandiyan ba siya sa building? At anong dahilan kung bakit nga hindi niya hinaharap itong mga militante? Well, base din sa pahayag ng kanyang mga tauhan ng isang assistant secretary Secretary Oyen Dorotan at o Undersecretary Oyen Dorotan at Assistant Secretary Gina De La Cruz, wala dito sa gusali si Secretary Cacamora pero kung nasaan ay hindi naman din po nila nabanggit kanina. Bagamat bago pa nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga militante at ng tauhan ng Quezon City Police District, lumabas dito sa gate ng compound si Yusek Dorotan at Assistant Secretary De La Cruz. Sinubukan nila makipag-dialogo dun sa mga militante pero una pa lamang ay hindi na tinanggap ng mga militante yung presensya ng dalawa dahil ang kanilang talagang hiling ay mismong makaharap si Secretary Joel Cacamora. At yung initial reports ay nasa 15 lang ang bilang ng mga pulis na nandyan kaya talagang na-overpower sila ng mga militante. Nag-call na ba sila for backup? Nagkaroon na ng reinforcement ang Quezon City Police at ngayon ay nasa more or less nasa mahigit 50 na sila ngayon dito na pawang may mga transyon. Magkaharap sila ng mga militanteng grupo habang nagsasagawa naman ito ng programa. Pero kung nagkaroon ng reinforcement ang mga pulis, meron ding reinforcement ang mga militante dahil dun sa unang 5 jeep na lula ng mga militanteng kinaaniban ng Pilisang Magbubukit ng Pilipinas, meron pang taragsating dumating kanina matapos yung unang bugso ng tensyon. Dumating ang grupo ng kadamay at ilang pang militanteng kaanyado nito bilang suporta doon sa kanila mga kasamahan na una nang nakapasok sa compound itong National Anti-Poverty Commission. So mukhang wala pa talagang balak magsiuwian yung magkabilang panig. Well, we hope na maging mapayapa lang ang sitwasyon dyan. Thank you very much for that update si Johnson Manabat of DZMM. Thank you, Johnson.